kayabangan at pagpapakumbaba. At sinabi niya ang parabolang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matuwid at hinamak ang iba. Dalawang lalaki ang nagsiahon sa templo upang manalangin. Ang isa ay Fariseo at ang isa ay Publikano. Ang Fariseo ay tumayo at nanalangin ng ganito sa kanyang sarili, "Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y hindi gaya ng ibang mga tao, mga manginginig, mga hindi makatarungan, mga mangangalunya, o maging gaya ng maniningil na ito. Dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng aking ari-arian. At ang Publikano na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi sinampal ang kanyang dibdib na nagsasabi, 'Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay bumaba sa kanyang bahay na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas.'" Luke chapter 18 verses 9 to 14. Hindi niya kinalilimutan ang daing ng mapagpakumbaba. Psalm chapter 9 verse 12. Puputulin ng Panginoon ang lahat ng mapambola na labi at ang dila na nagsasalita ng mga mayabang na bagay. Psalm chapter 12 verse 3. Mapalad ang tao na ginagawa ang Panginoon na kanyang tiwala at hindi iginagalang ang mayabang o ang mga lumilihis man sa mga kasinungalingan. Psalm chapter 40 verse 4. Magaman ang Panginoon ay mataas, gayon may iginagalang niya ang mababa. Ngunit ang mayabang ay nakikilala niya sa malayo. Psalm chapter 138 verse 6. Pagka dumarating ang kayabangan, dumarating nga ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Proverbs chapter 11 verse 2. Sisirain ng Panginoon ang bahay ng mayabang, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. Proverbs chapter 15 verse 25. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Proverbs chapter 15 verse 33. Bawat may mayabang na puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, bagaman ang kamay ay maghawak-hawak kamay, siya ay siguradong paparusahan. Proverbs chapter 16 verse 5. Ang kayabangan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na diwa ay nauuna sa pagkahulog. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang espiritu sa mapagpakumbabang tao kaysa hatiin ang samsam kasama ng mayabang. Proverbs chapter 16 verses 18 to 19. Bago ang pagkawasak, ang puso ng tao ay mayabang at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Proverbs chapter 18 verse 12. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Proverbs chapter 22 verse 4. Ang kayabangan ng tao ay magbababa sa kanya, ngunit ang karangalan ay magtataguyod ng mapagpakumbabang espiritu. Proverbs chapter 29 verse 23. Ang masama sa kanyang kayabangan ay umuusig sa dukha. Mahuli sila sa mga katha ng kanilang iniisip, sapagkat ang ipinagmamalaki ng masama ang nasa ng kanyang puso at pinagpapala ang sakim na kinasusok naman ng Panginoon. Ang masama sa pamamagitan ng kayabangan ng kanyang mukha ay hindi hahanapin ang Diyos. Ang Diyos ay wala sa lahat ng kanyang pag-iisip. Psalm chapter 10 verses 2 to 4. Sapagkat sino ang nagpapaiba sa iyo sa iba? At ano ang mairon ka na hindi mo tinanggap? Ngayon, kung tinanggap mo ito, bakit ka nagmamapuri na parang hindi mo ito tinanggap? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Ngunit nagbibigay siya ng higit na biyaya, kaya't sinasabi niya, sinasalungat ng Diyos ang mga mayabang, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. James chapter 4 verse 6. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa nakatatanda. Oo, kayong lahat ay magpasakop sa isa't isa at magbihis ng pagpapakumbaba. Sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga mayabang at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Magpakababa nga kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y itaas niya sa takdang panahon. 1 Peter chapter 5 verses 5 to 6. Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang masamang tita ng laman at ang masamang tita ng mga mata
at ang kayabangan sa buhay ay hindi sa Ama, kundi sa sanglibutan. 1 John chapter 2 verse 16.